reap what you sow. Matagal ko rin inintay na mahinog ang bunga nito sa loob ng 4 na buwan. Ito na siguro yung kasabihan na totoo, you will reap what you sow. Medyo intriguing nga lang ang ayos. Makikita natin. Pulang-pula na at halos nangakabuka na. Senyales ito na hinog na at pwede na siyang anin. Ito yung ating atsuwete at marami siyang pwedeng paggamitan. Dito namin kinukuha halos ang aming 1 taon na supply na panghalo o pangkulay sa aming pansit malabon. Ito na sila at talagang titsagayin mo lang talagang tanggalin isa-isa. Pag naipon mo, sulit na at pwede na nating ilagay sa ating tabi ng mga botelya. At para mapalabas natin ang totoong kulay nila ay lalagyan natin ito ng kaunting liya. Ito ang mapapalabas ng ganyang totoong kulay. Ito na, tinatanggalan natin isa-isa ang bawat butil. Ito ang ating gagamitin sa mga susunod na pagluluto natin. Medyo may katagalan nga lamang tanggalin dahil isa-isa at abot siguro mga 2 oras para matapos ito. At mukhang alangan pa itong pagtatanggal na ito sa katawan ng machong nagtatanggal nito. Ay naku, nasaan kaya ang mga katulong ko dito? Ang aking bunsong babae ay nagsasagot pa ng moshul. Ayaw tumulong. Pero sabi niya, mamaya daw ay tutulong daw siya. Tingnan natin. Ng Typhoon Mario. Pero kung di na bagyo, napakarami nito. Medyo matalas nga ang panlabas na bagay nito. Kaya minsan, gagamit tayo ng makapal na tela. Bro, mo sa dami nung pinagtanggalan ko na yun, ganito kadami ang nakuha ko. 1 taong supply natin ng atsuwete. Men, pakikuha mo yung bilao. Tatahipan ko ito. Tatay pa na, ibig sabihin nun ay tatanggalin natin yung mga dumi na pwedeng masama sa lulutuin natin. Ayan, makitang kita natin na 1 bilawan na kuha natin. Sapat na para sa 1 buong taong supply ng pansit malabon.